Kakaibang kwento ng mga misteryo. Kanto Misteryo. Anihan noon sa barangay Palatukan, bayan ng Luok sa Romblon, kung kaya't agaw dilim na nang umuwi galing sa bukid si Aling Conchita Mantak. Habang binabaybay niya ang daan pa uwi, biglang may humarang sa kanya na isang lalaking nakaputi. Umuwi ako mga lasaes. Pagdating ko sa ubos, doon sa ubos, inabangan ako ng kutse. Pag-abang ay kutse sa akin, nang sabi, liligawan daw ako. Sabi ko, hindi ko, mayroon ako mga asawa, may anak ako. Pilit daw siyang isinasama ng mahiwagang lalaki at gusto siyang mapangasawa. Sa katatakbo ni Aling Conchita, maswerteng napadaan siya sa bahay ng isang albularyo. Doon na rin siya nawala ng malay. Takbo din ako pauwi dito. Pagdating ko dyan sa sentro ng Balatukan. Nang magkamalay, sinabi sa kanya ng albularyo na ang mahiwagang lalaking nakaputi ay isang engkanto. Nakatira daw ito sa puno ng bubog malapit sa kanilang bahay. Matapos mahimasmasan, dagling umuwi si Aling Conchita. Subalit sinundan pa rin siya ng engkanto. Anay, yung huli mga alas 12 gabi, bumalik agad. Bumalik dito sa bahay. Sabi yan sa amin, Li, kinalas pa yung bahay namin ng kabila eh. Simula noon, madalas na siyang bisitahin ng manliligaw na engkanto. Kadalasan ay sa gabi ito dumadalaw sa kanya. Upang matigil na ang pangungulit ng engkanto, pumayag siyang maging asawa nito. Saksi sa panliligaw ng engkanto ang anak ni Aling Conchita na si Madeline. Ayon sa kanya, parang wala sa sarili ang kanyang ina tuwing susunduin ito ng mahiwagang lalaki. Basta pumliwanag ang buwan na basta tahimik siya. Tatahimik lang yan bigla, tapos mamaya-maya. Nawawala siya. Ayon kay Aling Conchita, madalas daw siyang hainan ng kaning kulay itim. Itim na bigas. Ayaw ko kumain. Subalit na naig pa rin kay Aling Conchita ang lakas ng loob, hindi niya ginalaw ang kaning itim dahil bukas ang kanyang isip sa maaaring mangyari sa kanya. Dahil hindi nagtagumpay ang masamang balak ng engkanto, unti-unti na rin itong nawalan ng gana kay Aling Conchita. Nakatulong din umano ang mga karunungang natutunan niya bilang albularyo upang tuluyan na siyang layuan ng engkanto. Subalit, paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa rin ito sa kanya. Patunay daw na hindi pa rin siya malimutan ng manliligaw na engkanto. Thank you.